Kasi hindi sabi mo ganun kanina, para nag-stop ka. Hindi ka para nag-stop ka talaga sa paggawa ng pelikula ba? Andun na din yung napagod po ako. Kasi imagine since pandemic, parang feeling ko isang linggo lang pahinga ko, gagawa ako ulit ng isang film. Pero syempre very grateful ako doon. Hindi lahat nabibigyan ng ganung opportunity. But I want to change. Parang nung mga oras na yun, yung mga binibigay sa akin, sabi ko parang ayoko nang gawin. Gusto ko iba naman yung gawin ko. I wanted to become a serious actress. Actually, yun talaga yung dream ko. Of course, I want to be a best actress. And how can you get that? You know, by getting a good role. Kahit na siguro hindi ako bida, gusto ko mag-shine talaga yung drama lang. You know, I don't need to do something that I don't want to do. Yun talaga. This does mean ba na ayaw mo nang mag-sexy, ayaw mo mag-chocolate, magagawa tayo mo ng mga love scenes, mga ginawa mo dati? Yes. Ayoko na sana ng ganun. Pero walang masama sa mga ganung bagay. Because this is acting. This is not you. Palagi ko nga sinasabi yun, di ba? You're an actress. You're not the one you're portraying. You're just portraying that character. It's just that, syempre, kung paano ako pinalaki din. Very conservative ang family ko. And I want them to see also mga movies ko. Kasi minsan din nila napapanood kasi may kissing scene, medyo may sexy part. Pero sabi ko nga, eto na, dumating na ako sa point na sana makapili na ako ng gagawin ko. And alam mo, hindi naman ako nagmamadali. Ang gusto ko lang talaga, mapatunayan na kaya ko without, you know, anything, you know, sexy. Ano yung pinaka-turning point mong pelikula kung bakit bigla ka nagpahinga at ayaw mo na? Actually, my last work is Scandalous series. Walang ano yun, walang sexy yun. It's pure action. As in, action lang ako doon. And I was happy. It's just that feeling ko, napagod ako. I wanted to travel. I traveled a lot. So may time na ganun, diba? But never ko naisip na mag-stop ako bilang actress. Because ito talaga yung dream ko eh. Sabi ko babalik ako, nagpahinga ako, nag-recharge ako. And sa 8 months hindi ako nagtrabaho bilang actress, doon ko na-realize lalo na I really want to work. I really want to become an actress. A great actress someday. So I'm doing this again. I'm continuing. So ibig sabihin ito, iniiwan mo na sa mga bagong palaban ng Viva? Yung pagsisexy? Ang daming bata, ang daming mga ganda. Ay, mo na pagsabay. And alam mo, madaming na-enjoy yung ginagawa nila. And sadly, hindi ko na-enjoy yung mga ganon. But you know, I'm happy for them. And sobrang brave nilang mga tao. I salute them for doing, you know, that work. Baka naman may jowa kang nagpipigil sa isang... No. Wala. It's since day one, sabi nga yun, nakapag-meeting ako kay boss mo. He knows. I cannot. It's not that Viva forced me. But those times, yun lang talaga yung meron. You know what I mean? Yes. Wala pumilit sa akin. Pumayag ako gawin yung mga movies na yun. And I don't think naman nahihiya ako sa kanila. It wasn't porn, right? It was just sexy. Parang almost lahat ng artista nagawa yung kissing scene, right? I didn't, you know, do porn anything. Andito lang ako sa point ngayon na sana mapanood ako at gusto akong panoorin ng tao bilang, you know, just a drama actress or an action star purely. You know, just giving them a good acting. Yeah. Ano nalang yung sign mo sa mga fans mo na avid mo sa mga sexy roles, sa mga sexy scenes? Siyempre, thank you for supporting my movies. Diyan ako nagsimula eh. I had lead movies eh. Sila yung talagang, alam mo yung nag-push sa akin gawin tong mga bagay na to. Kasi imagine mo, may na-inspire ka sa lahat ng ginagawa mo. Sana, okay magsawang supportahan ako. Kasi, you know, ang dami ko pang pwedeng, alam, ihatid sa inyo. Sana mapasayaw kayo sa bagong path or yung talagang gusto kong gawin, sana masaya din kayo sa nakamasa. At yung mga bagong sibol ng mga sexy actresses ng Viva Max? Go! Sana na-enjoy niyo yung ginawa niyo. And yeah, I'm here. I started there. So, go lang. Thank you, Sian.